Hello mga momshi! Welcome back to my channel! Oh, napaus pa? Welcome back to my channel! So, for today's video po natin is medyo maraming nagre-request nito kung paano daw ba ako maglagay ng breast milk ko sa rep, sa freezer, and kung paano daw ba akong mag-defrost, ganon. So, lahat po yan, isi-share ko sa inyo ngayon dito sa video na ito, and isi-share ko na lang din yung mga bawal, yung mga hindi dapat gawin, kung paano mag-store ng breast milk sa rep, ganyan, sa refrigerator, sa freezer, yung mga lahat-lahat po, si-share ko yan sa inyo ngayon. And kung interesado po kayo doon, please keep on watching! So, yung una ko munang gagawin mga momshi is magpa-pump muna ako. Magpa-pump ako ng 20 minutes and yung ginagamit kong pump po is yung hands-free na pump. Yung kinakabit lang siya sa bra and nag-automatic po siyang patay ng 20 minutes. So, nagpa-pump po ako every 3 hours. Every 3 hours ako nagpa-pump and then after 20 minutes, after pump ko ng 20 minutes, isasalin ko muna siya sa storage milk bottle. So, ano yan mga momshi, kasama na yan sa, ano ko eh, sa pump ko. Pero, may nabibiling ganyan sa Shopee mga momshi, yung brand yata, Dula. Mas mura yung Dula eh, mas mura-mura yun. And ayun, after ko nga mag-pump, isasalin ko muna siya sa storage milk bottle. And nakapag-pump ako ng 4 ounces. Pagkatapos, ilalagay ko muna siya sa refrigerator. Hindi ko muna siya ilalagay sa freezer, mga momshi. Sa baba ko muna siya ilalagay sa refrigerator, ha? And then, after 3 hours ulit, pump ulit ako, pump. Pagkatapos, isasalin ko siya ulit sa storage milk bottle. Ayan, so nakapag-pump ako ng 3 ounces. Pagkatapos, ilalagay ko siya ulit sa refrigerator. Itatabi ko siya doon sa una kong pump ng ano, example, 8 AM yung una kong pump. So, 9, 10, 11. So, 11 PM, itatabi ko siya. Ang tatandaan ko lang mga momshi is yung una kong pump, yung nasa medela na kulay yellow, is 8 AM. 8 AM ko yan pinump, yung nasa unang-una, yung pinakauna yung tatandaan ko mga momshi, no? And then, aantayin ko siya, silang dalawa mga momshi, yung bago kong nilagay ha, aantayin ko siyang lumamig din. Dapat pareho silang madamig. So, antay na lang ako ng after 2 hours or 3 hours, ganon. So, sige, sabihin ko na lang 3 hours. After 3 hours, babalikan ko silang dalawa. So, pareho na silang malamig. Pareho na sila ng temperature ng lamig. Kaya, ipagsasama ko na sila sa plastic milk storage na yun nga yung nilalagay na yun sa freezer. So yung ginamit ko kasi mga momshi is yung Dudu, Dr. Dudu. And ano kasi yan mga momshi, 7 ounces ata yan. So masyado siyang malaki yung plastic. Kaya para hindi sayang, eh dadamihan ko na yung laman ng milk ko doon. Pupunuin ko na lang, di ba? Para mas nakakatipid ako sa milk storage bag. So pagkasamahin ko na sila, and then, lalagyan ko sila ng date kung kailan ko pinump yung oras. So, yung ilalagay ko mga momshi is 8 AM kasi nga pinagsama ko na sila. So, yung ilalagay natin is yung unang-una kong pinump na milk, na best milk. So, tapos, lalagyan ko rin ng number para alam ko kung pang ilang breast milk ko na yon, ganon. And, ayun, ilalagay ko na siya sa freezer. Bali, yung purpose lang nung ginawa ko mga momshi is ano lang, inipon ko lang muna yung breast milk ko para mapuno yung 7 ounces na breast plastic, yung storage milk na plastic. Kasi sayang nga kung konti lang yung laman tapos ilalagay ko sa freezer. Pero kung yung binili nyo is yung ano, yung tag 3 ounces, kasi yung mga milk plastic storage mga momshi is may mga sizes yan, may mga kung ilang liter. Merong 3 ounces, merong 6 ounces, and meron din siyang 9 ounces. So, yung unang-una kasi mga momshi, nung una, hindi ko pa alam kung paano mag-storage. Nanood lang din ako sa mga vlog na video, and yung pinanood ko is si Mami Dayan Salazar. Thank you, Mami, kasi ang dami ko natutunan sa mga ano niya, breastfeeding journey niya rin, kung paano mag-defrost, ganyan. Pwede nyo i-check yung channel niya dyan. And then, ayun, yung pinakauna ko nga nabili is yung Dula, yung kulay pink, yung 3 ounces. Kaya, after kong mag-pump,
dinidiretso ko na doon. Pwede naman yun mga mamshi na after mong ipump, kung ayaw mong isipin, kung ayaw mo ng maraming, ano, yung maraming may nilalagay ka pa sa bottle, may nilalagay pa sa refrigerator, yung mga ganun, yung iisipin mo pa kung ano yung kung anong oras yung pinakauna mong pinump, yung mga ganyan, kung ayaw mong mag-isip ng ganun, pwede naman after mong mag-pump, idiretso mo na siya sa milk storage. Example, every 3 hours nakakapag-pump ka ng 3. Pwede mong gamitin yung 3 ounces na plastic. And then share ko naman sa inyo kung gaano nagtatagal yung breast milk natin sa freezer. Bali, sa refrigerator muna pala mga mamshi. Ang pag nasa refrigerator, ayan. Bali, ayan. Ayan, nakasulat dyan. Pag sa refrigerator, nagtatagal ng 2 to 4 days yung breast milk natin. Kapag nasa freezer, is 3 to 6 months. Pero kapag nasa deep freezer talaga, yung talagang pang malakasang freezer, alam nyo yun, aabot siya ng 1 year, ganun kalakas ang ating breast milk mga mamshi. Pero dapat maayos lang tayong maglagay sa freezer, maayos tayong mag-defrost kasi iiwasan natin makainom ng panis, diba? Baka mamaya mapanis, diba? So, baka mamaya hindi natin alam, mainom ni baby, ganyan. Pero mamaya, isishare ko naman sa inyo kung ano yung hindi dapat gawin kapag nagaano tayo sa breast milk, okay? And mga mamshi, may na-discover din ako na yung sinusulat sa milk bag. May na-discover din ako, ayan, yung Sharpie. Tsaka yung dula, yung binibili ko palang milk bag is dula. Tsaka yung Sharpie na yan, yung parang pentel pen na maliit. And, ayan pala, mas madali yan i-compare dun sa una kong ginagawa. And yung pinag-orderan ko lang yan is ayan, si Daily Option. Pwede nyo lang i-check yung store nila. And my mom, she din palang nag-comment sa video ko, nag-advise sa akin na dapat daw pala yung breast milk natin mga mom, she ha, share ko na lang din sa inyo, huwag daw ilalagay sa door ng freezer. Huwag sa door, dapat daw nasa loob talaga siya ng freezer, hindi sa pintuan ng freezer. And ayan si Mamshi yung nag-advise sa akin. Thank you so much Mamshi sa advice mo. So ang dami ko talagang natututunan dito sa mga viewers ko rin talaga. Marami ako natututunan. Kaya thank you so much. Ayan, kaya pinaglilipat ko na siya lahat sa loob ng freezer. Hindi ko na siya nilalagay sa door. Kasi nga, siguro yung kapag nasa door, hindi masyadong ganun ka-freeze, diba? So, ayan, nilipat ko na siya lahat dyan sa loob. And doon naman tayo kung paano ako mag-defrost, mag-tow ng breast milk ko. So, kukuha muna tayo ng breast milk. Bali, gabi yan, gabi. Kukuha muna ako sa gabi. Pagkatapos, inilipat ko muna siya sa baba, sa refrigerator, sa baba. So, buong gabi siya nandyan sa refrigerator, buong gabi. So, ide-defrost ko siya mga mamshi ng 12 hours. And then, kapag na-defrost na siya mga mamshi, kinabukasan na, umaga na, diba? Dapat makonsume mo siya ng 24 hours ng 1 day. Dapat maubos na ni baby yan yung na-i-defrost mo ng 12 hours ng buong gabi sa baba ng ref, sa refrigerator. After nyan, wala na siyang yelo. Kumbaga, natunaw na yung yelo niya sa refrigerator. Yung yelo ng breast milk ha, natunaw na. Tsaka ako siya ililipat sa feeding bottle ni baby. Ililipat ko siya. After nun, ibababad ko siya sa tubig lang na tubig grifo. Pagkatapos, dadagdagan ko lang siya ng konting tubig na mainit, konting mainit na tubig. So ano lang yan mga ma'am, siya, warm water, huwag sobrang init kasi mabibigla yung breast milk kasi syempre kakagaling lang sa lamig. Baka mabiglang init, edi baka masira agad yung breast milk. Kaya ano lang, warm lang. And then, ibababad ko lang siya doon ng mga 10 minutes. After 10 minutes is, wag mo siyang isi-shake. Hindi ko siya sinishake kasi bawal daw ishake yung breast milk. Ano lang daw, yung iikot-ikot lang na shake. Yung parang dahan-dahan lang na ikot-ikot, ganon. Isi-shake mo lang siya ng dahan-dahan. Pagkatapos noon, ipapainom ko na siya kay baby. Dapat, bago mag 2 hours mga mamshi is, mapainom mo na siya kay baby. Kapag 2 hours na, itapon nyo na yung breast milk dahil panis na po yun. And paano naman kung makalimutan mo magbaba ng breast milk, maglagay sa refrigerator nung gabi na yon? Kung example, makalimutan mo. Pwede nyo pong gawin is i-ano nyo po siya sa water, sa gripo. Pwede nyo siyang i-ano-ano sa tubig na gripo mga mamshi ha, hindi sa hot water ha.
pwede nyo siyang tunaw-tunawin doon. And then, kapag may natunaw na, pwede nyo na po siyang isalin sa feeding bottle ni baby. And kung may matira man mga mamshi sa milk bag, sa plastic milk bag, pwede nyo po siyang ibalik sa refrigerator, sa ref. Pwede nyo siyang ibalik sa baba. Kasi po, pwede nyo naman siyang makonsume for 24 hours for one day. And then, ito yung mga bawal mga mamshi, mga bawal gawin na pag ano ha, pag defrost ng breast milk natin. Bawal mo siyang i-microwave, bawal. Bawal mo siyang pakuluan sa mainit na tubig, bawal. Bawal yon yung biglang init, di ba galing sa malamig, biglang init, bawal yon ha. And then, bawal mo ring ilagay ulit sa ref. Mapapanis na talaga siya. Kung bagay example, 2 hours na, mapapanis na. Ibabalik nyo pa siya sa ref, bawal na po yun, bawal. And then, bawal na rin mag-add ng fresh milk, bawal din yon. Tapos, bawal nga din i-shake. And then, yung pinagamitan kong, ano, yung plastic bag, ha, bawal na rin po yun gamitin, yung plastic bag or hugasan, bawal na itapon nyo na po yun, bawal nyo nang gamitin. Kasi nga, masyado na yung madumi kahit hugasan nyo, eh, may mga toxins na yun ng sabon or ano-ano. Basta, bawal na pong gamitin yung plastic bag, yung plastic na storage bag, bawal na gamitin. So, one time use lang po yan, itapon nyo na agad. And ganun lang po ako mag, ano, ng milk ni Baby Calix. So, ano lang talaga, lagi kong binabantayan yung oras. Kaya, importante, kung wala kayong orasan sa bahay nyo, maglagay na kayo ng orasan sa pader. Kasi, napaka-importante po ng orasan kapag nag-breastfeed ka. Lalo na kapag working mom Shika, kasi ako may trabaho na ako, kaya nag-iipon na ako sa freezer ng ano, kasi minsan hindi ko siya kasama si Calix. Maghapon, napaka-busy ko po, may mga trabaho din ako, may ginagawa ako sa office, kaya wala akong time mag-breastfeed whole day kay Calix. Kaya ganun yung style ko. Pero kung nasa bahay lang naman kayo mga mamshi, kung hindi kayo busy, mas better nyo ipa-direct latch na lang si baby. Kung hindi naman kayo busy, diba? Kasi yung mga nag-iipon po ng milk, katulad ko, yung iniipon sa freezer, sa ref, is mga working mamshi talaga. Kumbaga, busy. Busy talaga yung laging wala sa bahay, ganyan. And ayun, kapag pinapadede ko nga si Calix ngayon, mas madalas siya sa feeding bottle. And inoorasan ko lang talaga yung ano niya, yung milk niya. So, mahirap din talaga mag, ano, ng milk mga mamshi, mag-defrost. Importante talaga, dapat nakamonitor ka sa orasan, sa oras ng feeding ni baby. Kasi si baby Calix, every 3 hours siya dumidede ngayon. And nakakaubos talaga siya ng 3 ounces. Every 3 hours, 3 ounces yung nauubos niya, ganun. And sa mga mamshi dyan, na padede mamshi, go lang ng go. And kung hindi pa po kayo kontento dito sa aking video, kung gusto niyo pa pong manood ng ibang video, pwede niyong panoorin yung vlog ni Mami Diane Salazar. Kasi dyan din ako nanood ng ano niya, kung paano nga mag-defrost, tamang pag-defrost, kung paano. Pwede niyo siyang panoorin ulit mga mamshi, ha. And ayun nga po, kung may mga katanungan pa po kayo about sa breastfeeding journey ko ngayon, sa mommy lifestyle ko ngayon, and sa pregnancy journey ko noon, pwede nyo akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And bago kayo umalis, please click the subscribe mga mamshi para updated pa po kayo sa mga iba kong video. And yun nga po, see you next time po, and thank you for watching!